I'm here in Binondo, Manila, and today we will explore some of the interesting food and dining spots in the oldest Chinatown in the world. My friend Jerome will assist me in exploring Binondo. Our first stop is the Happy Delicious Kitchen. Happy Delicious Kitchen is an authentic Taiwanese home cuisine restaurant. You can choose from a wide variety of food offered in the resto, from seafood, vegetables, noodles, and a lot more. Our next stop is the VegeSelect Food Services located at the corner of Hongpin Street and Salazar Street. Formerly Kuan Yin Chai, they offer vegetarian Chinese dishes. Radish cake yan. Ito. Love tofu. Ito, ano itong ano, parang orange? Squash pie. Tapos sa loob na may peanut, may munggo. Uy. Ito parang bilo-bilo Chinese. Ito, ito, ito. Itong nasa taas. Radish cake. Ito yung hilaw. Ito yung luto. Ah, okay. Ito. Parang chicharon. Hindi ko sure kung ano yan. Parang masarap ha. Oo. Baka pang lagay sa lugaw. Ito, yung tofu rin yan, tofu. Radish cake. Ay, radish cake. Ito, radish cake. Ito naman, siopaw na linyong yung palaman, munggo. Munggo. Ito, ito parang nakabalot. Para siyang matsang, pero imbis na karne, vegetarian siguro siya. Baka okay. Munggo yung munggo rice. Ngayon may mga vegetarian barbecue. They also have a mini grocery with vegan choices. Guys, ang daming pwedeng pagpilian na foods dito. Looks very interesting ang kanilang mga pagkain, kaya atin itong susubukan. Nag-order kami ng sauteed string beans, tofu skin adobo, and vegetarian lumpia. Ito, ano to? String beans. Tofu skin na inadobo. Self-service dito. Each table ay mayroong drawer kung saan nakalagay ang kanilang mga chopsticks, cubiertos, at tissue. Kainan tayo muna guys, at kulitan at the same time. Tignan nyo guys, gaya-gaya yan. Hehehehe, o diba? Siyempre, hindi pa natatapos dyan. Meron pa dito sa kanilang kiosk sa labas. Magkano to? 70. Dalawa. Ito, sige. Isa dito. Magkano yan? 100. Ano to? Ito? 50. Magkano? 100. Isang... For our next stop, ang a must every time I visit Binondo, ang lugar na hindi ka mabibitin, ang Bitin Grocery. Favorite ko bumili dito ng mga dried fruits sa tuwing bumibisita ako dito. Ang madalas na binibili ng karamihan ay ang champoy, kiamoy, high fat, orange peel. Pero bukod sa mga ito, ang isa sa mga paborito kong dried fruit ay ang hawthorn. Nasa elementary pa lang ako, lagi na akong kumakain ng hawthorn. Kadalasan kasi ito binibenta na hugis hostia. Ang Bitin Grocery has one of the best and the cheapest grocery for Chinese food pasalubong. Now going to our next stop,
Along the way, madami kayong madadaanan na nagtitinda ng iba't ibang mga pagkain. At syempre, hindi mawawala ang mga prutas. May lemon, apple, melon, orange at marami pang iba. Naku, medyo may pila na sa iba nating gustong puntahan. Pansamantala muna natin silang lalagpasan. At tayo ay tutungo muna sa Carvajal Street kung saan may mga masasarap din na Chinese food finds. Sa dami ng nakikita kong pagkain, hindi ko na alam kung anong aking uunahin. Look, may Merriam-Webster bookstore pa dito. At heto na ang amas dito sa Binondo, ang New Poheng Lumpia House. Guys, I tell you, they have one of the best fresh lumpia here in Binondo. But of course, they also have my favorite kiampong, miswa, and maki soup. Siyempre, hindi natin palalampasin ito. See? Freshly made talaga ang kanilang lumpia. At heto na ang take-out namin. Very tempting pa din ang mga fresh vegetables and food galore along the way. And for our next stop, we will dine in at Quick Snack still here in Carvajal Street. Wala pa gaanong tao kasi maaga kami dumating. But for sure, maya-maya lang, dadami na ang tao mag-dine in dito. Isa kasi ito sa mga food stop ng mga food tours. Look at the yummy desserts that they have. Masisira talaga diet mo kapag pumunta ka dito sa Binondo. At heto na ang kanilang menu. Meron silang different kinds of noodles, soup, meats and seafoods, vegetables, of course, ang favorite ko na rice, snacks, desserts and drinks. We ordered for an ama kiampong, duck noodle soup, and baked lasagna. Nagpipigil pa kami kasi madami pa kaming kakainan. Atin ang husgahan ang mga order namin na foods. Tignan nyo yung rice, kanin pa lang sold na. May ulam na. Agaw pansin yung dami ng mani. Sarap. At ang duck noodle soup. Ba, ang galing ng style. Ganyan pala yun. Mauubusan pa yata ako ng baked lasagna. Hindi ko napakakawalan nito. Ako nauubos. See, nandito na yung mga grupo ng food tours. Kami naman ay gagala ulit sa kung saan kami dadali ng aming mga paa. Lakad-lakad ulit. Uy! Hindi pwede namin palampasin itong Shinton Yon Food along Salazar Street. Madami silang foods din dito. May iba't ibang klaseng kikiam sila. Paborito kong inuuwi itong kanilang mga kikiam at pataham. Tignan nyo ang pataham nila. Ready to eat na ang mga yan. Cold cut style. Sarap gawing snack.
At ang next stop namin ay dito sa President's Grand Palace Restaurant. Akala nyo tapos na kami sa pagkain. No, 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 no. May lugar pa sa aming mga tiyan. Hindi naman obvious, ba? Diba? Look, ang swerte namin. Kasi hindi everyday meron ganito. Saturday, Sunday lang meron yan. Atin nang tignan ang kanilang mga menu. Ang dami. Nakakalito kung ano ang aming o-orderin. Ang laki ng lugar nila. Actually, meron yatang celebration dito. Nauna lang kami. Guys, maaga talaga kaming dumating. Nag-start kami breakfast time. At heto na ang orders namin. Sauteed broccoli flour with garlic. Ang lechon Macau. Look! Yummy! Ang sarap! Kumikintab pa! Nagpapaka-healthy lang kami kunwari sa broccoli flour. Of course, hindi pwedeng mawala ang Yang Chow fried rice. We also ordered for assorted cold cuts. Ang sarap ng itsura. The century egg. Okay, game na. Kakain na naman tayo ulit. Tignan niyo yung lechon Macau. Rice pa more. Sige lang. Subo lang ng subo. Sa totoo lang, feeling ko gutom na gutom pa din ako. Sige, subo pa. Subo lang. Guys, huwag nyo nang bilangin yung subo ko, ha? Hindi ako fan ng century egg, pero game. More rice. Subo lang. Dumaan kami siyempre dito sa Salazar Bakery kasi paborito ko ang kanilang almond jelly. Pumapakyaw talaga ako nito dito kasi very affordable. Ayan, ang dami ko kinuha, oh. Madami pang food choices na pwedeng makita dito. Pero baka hindi ko na kaya bitbitin. Parang kailangan ko na yata ng trolley sa dami ng pagkain na nabili ko. Oops! Kung ako si Miklo Tuki, eto naman si Wanky. Wait, there's more. Akala nyo tapos na kami, ha? Kilala din ng Wanky Bakery. They are famous for their hopia and bola bola rolls.
bibili ako ng kanilang red ampaw. Swerte daw kasi ang red. Okay, so this is our last stop here at Wangi Bakery. And I would like to thank you all for bringing us here. Thank you very much. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you very much for watching.